Ikawalong yugto, Ekspedisyon Antarctica ni Ernest Shackleton, Estasyon ng Balyenero. Sa nakaraan, mula sa paglakbay ni na Ernest at ang limang kasama niya ng 16 na araw mula sa Elephant Island, nakarating sila sa pampang ng islang South Georgia. Sa kasamaang palad sa kabilang ibayo ng isla sila napatungo dahil sa pagsama ng panahon. Kinailangan nilang maglayag muli para makarating doon sa estasyon ng mga balyenero na Stromness na siya ang pakay nilang puntahan. Subalit karag-karag na ang estado ng bangka at nagpasya si Ernest na hindi na nila ipagsasapalaran ang paggamit ng bangka kundi tawirin nila ang interior ng isla para pumunta sa kabila. Gawa na mahina na ang estado ng iba, naiiwan sina MacNish, John Vincent at McCarthy upang maghintay sa iba na siyang tutuloy na maglalakbay. Babalikan sila ng mga ito pagkakuha nila ng saklolo sa Stromness. Sina Ernest, Worsley at Crean ang lumarga na maglakbay na ang dalang pagkain ay para sa 3 araw lamang. Napasabak na naman ang tatlo sa iba-ibang pagsubok ng kalikasan. Palibhasa ang teritoryong kanilang tinahak ay hindi pa naimapa ang looban nito, kung kaya't ang kanilang bawat hakbang ay pakikipag sa palaran. Matatarik na talampas, bangin, mabagsik na lamig, at malakas na hangin ang kanilang pinagdahasang hinarap at kinasagupa. May tiyempong nailihis sila at agad silang bumalik upang itama ang kanilang patunguhan. Ang mga panandali ang nilang pahinga ay upang makakain lamang ng biskwit para mampanatili nila ang lakas nila at pagkatapos noon ay lumarga na naman silang naglakbay. Nagkasya ang dalawa sa panandaliang idlip samantalang si Shackleton ay nanatiling gising. Sa pangatlong araw na kanilang paglalakad, nakarating sila sa dalampasigan ng Fortuna Bay. Noong makalapit sila sa estasyon, pinagsikapan nilang ayusin ang kanilang mga sarili at nahiya sila na baka may mga babae sa loob ng estasyon at matakot ang mga ito sa anyo nila. Mahahaba na ang kanilang balbas, naglalagkitan at nagdidikit-dikit na ang kanilang mga buhok. Sira-sira na at para nang basahan ang kanilang mga kasuotang puno ng mantsa at hindi na napalitan ng mag-isang taon na. May inilabas si Worsley na aspili na pinangdugtong niya sa mga punit ng kanyang kasuotan. Mag-alas 3 na ng hapon at ika-20 ng Mayo, 1916, noong sila'y pumasok sa estasyon na pakay nila. 36 na oras na silang naglalakad at nang tatahak sa mga yelong bundok sa interior na walang tulog at ang itsura nila noon ay sadya ng mapagkakatakutan. May nakasulubong silang kabataan at noong nagtanong si Shackleton sa kanila, agad na tumakbo ang mga ito na natatakot sa anyo nila. Ganoon din ang pagkatakot na naipasalubong sa kanila nung isang matanda na nakatagpo nila. Pumunta sila sa pantalan at hinanap nila si Ginoong Sorye na siya noon ang namamahala sa estasyon na iyon. Tinanong ni Ernest doon sa tagabantay na tao ng estasyon kung naroon si Ginoong Sorye. Oo, sagot ng kanilang pinagtanungan. Gusto namin siyang makita, sabi ni Shackleton. Sino kayo? Tanong ng tagabantay. Nasiraan ang aming bapor at galing kami sa ibayo nitong isla, ang sagot ni Ernest. Galing kayo sa kabilang isla? Tinanong ng tao na parang hindi makapaniwala, subalit pinuntahan niya para sabihan si Ginoong Sorye. May 3 lalaki na kakatwa ang anyo sa labas, na nagsabi na galing daw sila sa kabilang ibayo ng isla, at kilala kanila, pinaiwan ko sila sa labas. Lumabas si Ginoong Sorye para tingnan ang mga nasabing tao. Bago noong lumayag ang Endurance paluwas sa ekspedisyon, bumisita noon dito si Shackleton sa bahay ng namumuno ng estasyon upang ipagdiwang ang inaantabayan ng ekspedisyon ni na Ernest. Mahigit 1 taon pagkatapos iyon, ngayon, lumabas ang pinuno ng estasyon sa pinto. Tinitigan niyang 3 pagod na estranghero sa harap niya. Sino kayo? Tinanong niya. Hindi mo ba ako maalala? Tinanong ni Shackleton. Kilala ko ang boses mo, sabi ni Ginoong Sorye. Ikaw iyong mate sa barko na Daisy. Ang nabanggit na iyon ni Sorye na barkong Daisy ay barkong Amerikano na panghuli ng balyena at dumaan ito noon sa South Georgia
ng mga 3 taon na ang nakakaraan, 1913. Ang pangalan ko ay Shackleton, ang sabi ni Ernest. Pagkarinig ni Ginoong Sorye sa pangalan ng bagong dating na kausap niya, kaagad niyang inalok ang kamay niya para makipagkamay at batiin sila. "Pasok kayo, pasok kayo," dali-dali niyang sinabi. "Pabalita mo nga, tapos na bang digmaan?" tinanong ni Ernest. "Hindi pa nahihinto ang digmaan," sagot ni Sorye. "Ang dami ng milyon ang namatay. Baliw na ang Europa, baliw na ang mundo," sabi niya na nanglingid sa kanyang mukha. Hindi noon naiwasan ni Ginoong Sorye ang pagtigibluha ng kanyang mga mata dahil sa naghalong damdaming naramdaman niya. Natanto niya ang ipinagdusa ng mga kadarating na kaharap niya, na milagro ang naging kaligtasan nila. Sa karagatan, kilala niya ang anyo ng isang lumasap ng lubusang hirap at umalpas sa pagdurusang di masukat. Naligo ang mga bagong dating. Inasikaso sila ng malugod at magalang ni Ginoong Sorye. Habang naliligo ang mga ito at nag-asikaso sa kanilang mga sarili at nang magmukha na naman silang handa sa sosyedad ng kabihasnan, ipinahanda naman ni Ginoong Sorye iyong isang bapor na balyenero na papuntang sumaklulo sa 3 mga naiwang kasama nila sa dagat ng King Haakon. Nagpakuha siya ng mga bago at angkop na kasuutan mula sa estasyon at ibinigay niya ang mga ito kina Ernest, Worsley at Crane para pagpalitan. Lumuwas ang bapor na kasama si Worsley noong gabing iyon para kuhanin sina MacNish, Vincent at McCarthy sa May King Haakon. Inasahan nila na makakabalik ito sa 2nd araw, araw ng Lunes. Ipinasya din nilang ginawang plano na dadalhin din nila ang bapor sa lugar na Great Viken upang ipaalam sa mahistrado doon ang naging kinahinatnan ng bapor na Endurance. Dumating ang bapor sa dagat ng King Haakon kinaumagahan. Namangka si Worsley na pumasok sa Kampong Pegoti na kinaroroonan ng 3 na naghihintay sa kanila. Hindi masukat ang laking tuwa ng mga naghihintay noon noong dumating ang saklolo. Hindi nila nakilala si Worsley na noon ay nakaligo at nakaayos na. Inakala ng 3 na isa ito sa mga balyenero at tinanong siya kung bakit wala sa kanilang mga kasama ang sumama man lang na nanguha sa kanila. "Anong ibig niyong sabihin?" nagtaka si Worsley na nagtanong. "Akala namin darating si Boss o kahit isa man lang sa kanila," sabi ng 3. "Ano ba kayo?" kunot noon na nagtanong si Worsley na takang-taka. Pagkarinig nila sa sagot ni Worsley, doon pa lamang napagtanto na ito kasama nila na ilang buwan ay hindi na nila nakilala dahil noong nakapag-ayos ito ay naglaho na ang anyong nakasanayan nila. Kaagad na isinagawa ng mga tao ang pagtulong sa kanila. Ingat na ingat nilang binuhat ang bangkang James Caird na inakyat sa barko. Noong narinig ng mga marinero, kina Shackleton at mga kasama niya, ang mga karanasan at pangyayaring dinanas ng bangka sa kanilang paglayag sa dakilang karagatan, nabagbag ang kanilang damdamin at lubusang paggalang ang kanilang naramdaman para sa bangkang ito. Bago nagdilim sa sumunod na araw, Lunes, nakabalik na sila sa Stromness. Sinalubong sila ng maluwalhati ng mga tao sa estasyon na nag-iitang nagpuntahan upang magusyoso ng tungkol sa paglakbay ng James Caird. Nagkalat na noon ang balita tungkol dito sa bangkang ito. Narinig nila ang mga pangyayaring pinagdaanan at kinaya niya doon sa dakilang karagatan na kilalang kilala ng mga tao kung gaano kabagsik sa mga panahong iyon. Noong lumuwas ang bapor na sinamahan ni Worsley para sunduin ang mga kasama nila sa King Haakon Bay, nagpaiwan noon si Shackleton at Crane upang umpisa na nilang planohin ang kanilang pagpunta sa Elephant Island para sakluluhan ang 22 nilang mga kasama doon na naghihintay. Pinatira ni Ginoong Sorye sila sa kanyang tahanan. Ibinigay niya sa kanila ang kwarto na may ilaw na elektrisidad at 2 katre na mainit tulugan at may malambot na kutsyon. Pero sa sobrang ginhawa ng kanilang pagkakaasikaso, lalo tuloy hindi nakatulog ang 2. Noong umaga ng Linggo, habang papunta noon si Worsley at ng barko ng balyenero sa King Haakon Bay,
Inilibot ni Ginoong Sorye sina Ernest at Crin sa kapaligiran ng Husvik Bay. Ibinalita rin niya sa dalawa ang mga naganap na pangyayari sa mundo sa laon ng panahon na ang Endurance at lahat ng mga tao nito ay nakulong noon sa yelo sa kalagitnaan ng karagatan. Nagulat ang mga ito sa dami ng mga pangyayari at balita na napalagpas nila sa laon ng panahon na iyon. Ipinaalam din ni Ginoong Sorye ang mga pinakahuling balitang nasagap niya tungkol sa kasalukuyang mga nangyayari sa Europa. Noong dumating ang mga pinuntahang sinaklolo ng mga kasama nila sa King Haakon Bay, napansin ni Ernest ang labis ng pagkapayat ni MacNish pagkatapos itong maligo at nakapag-ayos ng sarili. Natanto niya na ito ang siyang labis-labis na nagdusa sa kanilang lahat at ang pagdating na saklolo sa kanya ay tiyempong-tiyempo lamang na napaswerte sa kanya. Noong nakarating sila sa estasyon ng Husvik, na isa sa mga estasyon sa Stromness, sinalubong sila ng mahistrado na si Ginoong Bernstein at kasama ang lahat ng miyembro ng komunidad doon. Doon din nakatigil ang isa sa mga pinakamalaking bapor ng balyenero na tinawag na Southern Sky. Natuwa si Ernest at dinais niyang alnalam kung maaari niyang magamit ito. Dahil wala noong paraan para makausap si Ernest, ang kumpanya na may-ari dito ng taga-Inglaterra, ginawa ng paraan ng mahistrado na maayos at maipangyaring gamitin ito ni Ernest na pumunta sa isla ng Elepante o Elephant Island para saklulohan ang mga taong naghihintay doon. Nagboluntaryo pa ang isang kapitan ng barko na kakilala noon ni Ernest na nandoon din noon, si Kapitan Thom. Nagboluntaryo siya nang magkapitan sa biyahe. Sabik ding tumulong ang mga balyenero na nag-alok ng kanilang serbisyo ng walang sahod. Wala nang problema noon si Ernest pagdating sa taong sasama sa barko upang tumulong sa pagsaklolo. Labis-labis ang pasasalamat ni Ernest sa kagandahang loob at pagkabukas-palad ng mga tao sa South Georgia. Ang sabi niya tungkol sa kanila noong siya'y nagsulat ng libro tungkol sa pangyayaring ito, na kung tungkol sa mga marinero at mga manlalakbay sa karagatan dito, naging kaugalian na nila na mayroon silang kakaibang pagmamahal at paggalang sa sasakyang pantubig na subok na ang kanyang tibay sa mga sukuna na dulot ng dagat. Naringgan na noon ng mga marinero na Noruego sa Stromness ang tungkol sa grupo ni na Ernest na dumating doon. Noong sinamahan nila si Worsley na pumuntang kumuha sa tatlong naiwan sa kampo Peggotty sa King Haakon Bay, nagunahan pa ang mga ito na pumuntang humawak at makipagbit-bit sa James Caird. Ayon sa kanila, damdam nila ang lubos na karangalan na tumulong na maipunta ang James Caird sa pantalan. May nakagawi ang paniwala noon si Ernest at mayroon noong mga sandali na ito ay nagpapalakas at nagpapatibay sa kanya upang kayanin niyang isagawa ang isang pangkaraniwan na hindi nakakayang maisagawa. Isinulat ni Ernest, "Kung babalikan ko ang mga araw na iyon, wala akong pagdududa na ginabayan kami ng may kapal, hindi lamang sa mga kapatagan ng niyebe, kundi sa karagatang puti sa unos na namagitan sa Elephant Island at ng binabaan naming pampang sa South Georgia. Alam ko na sa panahon ng mahaba at maparusang paglakbay ng 36 na oras sa mga kabundukang wala pang pangalan at mga glacier ng South Georgia, malimit na sa wari ko ay 4 kami, hindi 3. Wala akong sinabi sa aking mga kasama tungkol sa puntong ito, pero pagkatapos noon, sabi ni Worsley sa akin, 'Boss, may kakatwa kong pakiramdam noong naglalakad tayo na mayroon pa tayong isang kasamang tao noon.' Nagsabi rin ng parehong pakiwari si Crin noon, 'Ramdam ng tao ang kakulangan ng mga salitang tao, ang gaspang ng pananalita ng isang mortal sa pagtangkang ilarawan ang mga bagay na hindi nararamdaman. Subalit ang tala ng aming mga paglalakbay ay hindi ganap kapag walang pagbabanggit sa paksang kapiling ng aming mga puso.' Nanatili si Shackleton sa Stromness na naghanda ng mga plano na pangsaklolo sa mga natirang 22 na mga kasama nila sa isla ng Elepante.
Inayos din niya ang pag-uwi ni na MacNeish, John Vincent at McCarthy na nauna na at nauna na silang umuwi sa Inglaterra. Habang sila ay naroon, nalaman ni Ernest na iyong isang grupo ng ekspedisyon, iyong partido Aurora, ay nasiraan din. Naisip niya ang pangangailangan din nito ng tulong sa lalong madaling panahon. Sa gayon, kinailangan niya ngayon ang magsagawa ng paraan na masaklulohan kaagad ang mga ito at mga tao sa Elephant Island, doon sa dagat ng Weddell para maharap din niya ang problema ng grupo sa Aurora. Inihanda niya ang kanyang nahiram na sasakyang bapor, ang Southern Sky. Ang bapor na ito ay gamit sa panghuli ng mga balyena at pag-aari ng isang kumpanya sa Inglaterra. Nakatsyempo lamang na naroon ito noon sa Stromness at doon naglagi. Dagsa ang mga nagboluntaryo na tumulong. Napakalaking pasasalamat ni Ernest sa pag-asikaso sa kanila ni Ginoong Sorye. Damang-dama niya noon ang kabutihan ng mga ito at isinulat niya ito sa kanyang diary. Ramdam ko na tungkulin ko gayon din nakagalakan ko ang magpasalamat sa mga balyenerong Norwego dito sa South Georgia sa pagdamay na kanilang iniabot sa aming pangangailangan. Sa aming mga alaala ng kabutihang natanggap namin magmula sa maraming lupaing ipinaghiwalay ng mga karagatan, ang alaala ng kagandahang loob at panangkilik na ibinigay sa akin sa South Georgia ay matayog. Mayroong kapatiran sa karagatan, ang mga kalalakihan na lulubog sa dagat sa mga bapor, na naninilbi, nagdurusa, nakikipagtunggali sa kanilang walang katapusang pakikipaglaban sa kapritsyo ng hangin at karagatan. Dalhin nila sa kanilang hantungan ang mga pananganib at kaguluhan ng kanilang mga kapatid na marinero. Iyan ang sabi ni Ernest Shackleton. Noong ika-23 ng Mayo, Martes, 1916, sumakay sina Shackleton, Worsley at Crean sa barkong Southern Sky upang puntahan na nilang kuhanin ang mga naiwanan nilang mga kasama sa Elephant Island. Lumarga sila sa araw ding iyan. Sa ikatlong gabi ng kanilang paglalakbay, nagsimulang nagdikitan ang yelo sa ibabaw ng tubig ng karagatan. Noong makarating sila sa malapit sa isla, hindi na maaring mapagdaanan ang kapal ng yelo sa dagat. Napersa ang barko na pumunta sa Falkland Islands. Ang islang ito ay pag-aari ng Britanya sa timog ng bansang Argentina. Sumanglad sila sa Port Stanley at kaagad na naghanap si Ernest ng maari niyang maggamit na sasakyang papunta sa Elephant Island. Wala noong makuhang manggaling sa Inglaterra at ang pinakamaaga niyang mahiram na manggagaling doon ay sa buwan ng Oktubre pa. Bagay na masyado nang nabalam at baka mangyari ay huli na. Nakipag-usap si Ernest sa mga gobyerno sa Timog Amerika o South America sa kanyang paghahanap. Sumagot ang gobyerno ng Uruguay at inalok nito ang isang bapor na trawler. Ito ang Instituto de Pesca numero 1. Dumating ito sa Port Stanley upang kuhanin si Ernest noong ika-10 ng Hunyo. Kaagad silang lumargang nagpatimog. Dumating sila sa punto na humigit kumulang na 20 milya mula Elephant Island at sa puntong iyon, nahinto na ang bapor at hindi na nakagalaw pa. Ito ay dahil sa kapal at tigas ng yelo na nakaharang sa landas nila. Hindi naman sila nakatagal na maghintay dahil hanggang sa 3 araw lamang na noon ang natitirang panggatong sa bapor. Sa pilitan silang bumalik. Pumunta sila sa Punta Arenas sa timog ng bansang Chile at nagambag-ambag ang mga tao doon ng donasyon na pang-upa ng barko ng nagngangalang Emma para ito ang sasakyan nilang sumaklolo. Noong ika-21 ng Hulyo, nakarating sila sa malapit sa Elephant Island, subalit 100 milya bago sila makarating sa isla noong nasiraan ang barko. Sa pilitan nilang ibinalik ito at nakarating sila sa Port Stanley noong ika-8 ng Agosto. Muling naghanap si Ernest ng bapor, subalit sa panahong iyon, wala na siyang mahagilap. Nakipag-usap si Ernest sa gobyerno ng Chile kung maaari niyang mahiram ang kanilang barkong pangtrabaho na steamship Yelcho. Ito noon iyong barko na nanghila sa barkong Emma noong nasiraan ito sa dagat at siya rin ang nagdala nito
sa Punta Arenas. Hindi barkong pampasahero ang Yelcho dahil ginagamit itong panghila sa mga sasakyang pangdagat at pinagsisilbi itong tagatawid ng mga makinarya. Maliit ang nag-iisa nitong katawan at hindi ito nadisenyong matibay na makakakaya na sumabak sa malalaking hiyelo. Wala rin itong radyo, wala siyang elektrisidad na ilaw, at wala din siyang kagamitang magpapainit sa looban ng barko. Subalit kailangan na noon ni Ernest na marating ang mga tao sa isla at wala na siyang pagkakataon pa o tiyempong maghanap uli ng iba. Pinagbigyan naman siya ng gobyerno ng Chile, bagaman hindi ito angkop na sumaklolo sa Antarctica sa ganoong panahon ng taglamig. Ipinahiram nila ito sa kanya sa kondisyong hindi nila ito isasabak sa mga nagdidikit na yelo. Ang barko na ito ay may 23 trabahador na pinamumunuan ni Kapitan Luis Alberto Pardo Villalon. Ang klase ng bapor na ito ay tinatawag na cutter at may sukat na 36 na metro at 5 puntos o 36.5 na metro ang haba. 23 talampakan o 7 metro naman ang lapad niya. Iisa lamang ang elise o propeller nito at mapanganib itong makikipagsapalaran sa tumigas na yelo. Bago na ipahiram ang Yelcho kay Ernest, nagkataon namang katatapos lamang itong napakumpune at napatibay ang katawan nito doon sa Punta Arenas. Dumating ang 25 ng Agosto, 1916. Lumuwas na ang bapor na Yelcho magmula sa siyudad ng Punta Arenas na sakay sina Ernest Shackleton, Frank Worsley at Tom Crane. Dumaan ito ng walang anumang problema sa kanlurang bahagi ng Tierra del Fuego na dagat sa timog na bahagi ng Argentina. Dumaan sila sa Picton Island at nagkarga sila ng uling. Tumawid sila sa Drake Passage noong 28 ng Agosto. Mabilis silang nakatawid dahil maganda ang panahon noon. Noong makalapit sila sa Elephant Island, nakita nila na nakabukas ang yelo sa bukana ng dagat palibot sa isla at walang harang sa kanilang pagdadaanan. Nagkaroon ng pagkakataon ng Yelcho na pumasok sa dagat palibot nito. Noong 30 araw ng Agosto, nakarating ang Yelcho sa Elephant Island na noon ay natatalukbungan ng makapal na hamog at nagpatuloy silang lumapit dito. Noong mag-alas 11:40 ng tanghali, umangat iyong nakatalukbong na parang ulap at natanaw ni Worsley ang kampo ng kanilang mga kasama. Dito natin puputulin ang bahaging ito ng podcast tungkol sa kasaysayan ng ekspedisyon na isinagawa ni Sir Ernest Shackleton. Nakarating ang saklolo na dala ni Shackleton sa isla ng pinaghihintayan ng 22 nilang mga kasama, ang isla ng Elepante o Elephant Island. Alamin ang mga susunod na pangyayari sa susunod na 9 na yugto.